Mga ka-hunters, welcome back po kali may online. Kumusta po ang ating koleksyon? Kumusta ang ating mga na-hunt araw-araw? Ayan po, maraming salamat sa patuloy na pag-support at huwag kalilimutang mag-subscribe at i-on ang bell at mag-join na rin kayo sa ating membership para makapasok sa group chat. Unahin natin itong coin ni Junel Alaan, What is so year 2017? Ayan, salamat Junel sa pag-share ng iyong coins. Tignan po natin itong 1 piso BSP series coin 2017. Maganda ang quality nitong 1 piso mo, no? Hindi naman siya error coins. Yan, hindi naman din siya masasabing error coins, no? Pero ang napansin ko lang sa 2017 mo, para siyang frosted. Kasi ang katangian ng mga frosted coin ay maninipis po ang rim. Ito kasi nga 2017 mo, makapal yung rim niya. Ayan, maaaring ito po ay mint luster na year 2017. Ayan, i-collect mo yan at maganda. Nasa sa'yo naman yan kung i-collect mo, di ba? May karapatan naman tayong mangulik. May value man o walang value. Ang mahalaga na i-enjoy natin itong ating ginagawa, ano? Libangan, di ba? Ayan, no? Yung reverse niya, kung titingnan nyo, di ba guys, pansinin nyo, parang frosted lang. So, ito po yung mga mint luster coin. Sumunod itong 5 piso ni Sunny Luberia. Error coins kasi may mga extra metal chips dyan sa pagitan ng cogwheel at sa inner circle. Common lang naman ito yung mga extra metal na yan na sumisingit sa cogwheel, no? Pero ang nagdala, kaya naging hindi natuloy common ito dahil dito, yan. Malaki, may malaking extra metal na napunta dyan. So, collectibles ito at merong value yan. Pero huwag tayong umasa na malaki ang magiging value nitong mga gantong klaseng extra metal chip error. At parang frosted dito. Sana sinama mo rin yung picture ng kanyang obres para nalaman natin kung anong here ito, no? Dapat po ganun para alam natin kung anong ating pinag-uusapan. Ugaliin natin guys, mag-collect palagi yung magaganda lang, no? Kung meron man kayo nakitang error na common error lang tapos hindi na maganda ang condition, huwag nyo na pong i-collect yun. Paikutin nyo na lang po sa circulation. Piliin nyo yung magaganda, at least extremely fine. Next, kay Gino Castillo Javier, paki-ID mo sana ito idol kung anong klaseng error ito coins. Tingnan natin yung 10 piso. Ayun po ang error guys, no? Guhitan natin. Ayan. Yung pinaka outer ring na pinaka metallic part niya umabot doon sa may center copper nickel ring, no? Bali, ang nangyari kasi dito, merong sobrang metal yan na na-platen siya, no? At ang masasabi na rin natin mga trials error ito eh. Di ba guys? At sa kanyang reverse naman, off-center die. Ulitin natin, ano? Para mas malinaw. Ayan, no? Yan po yung video. No? May sasama na natin yan sa mga trials error. At sa may reverse, off-center die din ito. So, 2 error in 1 coin ito, year 2011. Pwedeng i-collect. Ayan, no? Kita nyo yung reverse niya. Di ba? Ayos yan. Tapos ito naman kay Jeffrey Sanico Boss, share ko lang itong 1 piso set, baka may makakursunada. Salamat po. Salamat din. And buti ka pa Jeffrey at meron ka ng isang set na 1 piso BSP series coins. Kasama na rin yung mga commemorative. Yan, congratulations sa iyo, no? Ako hindi pa ako nakakompleto kasi wala pa rin akong year 2005. May mga nakakausap ako para makakuha ng year 2005, kaya lang hindi pa matuloy yung transaksyon. Ayan, kaya doon sa merong mga gusto, baka gusto nyong bilhin yung kanyang isang set, puntahan nyo lang dito o mag-comment kayo dito sa ating content ngayon. Sa page, no, andun po yan nakapost, sakali may online Facebook page, pwede nyo pong kausapin yung may-ari nito, mag-comment lang kayo doon. At baka ito na yung kauna-unahang transaksyon na inyong magagawa at maka-experience kayo kung paano, 'di ba? Kung paano makabili at kung paano niyo makukuha yung mga inyong coins. Sumunod naman itong kay Alan De La Cruz. Ito mukhang old coins ito at mukhang mahirap ma-identify kasi parang hindi ito pera natin, 'no.
Mukhang pera ito, barya ito ng Korea, Alan de la Cruz. Kasi makikita mo doon yung lettering eh. Mga letra po yun ng ano eh, Korea eh, no? Ayan. Hindi natin malamang kung saan yung reverse nito. At mukhang... At kung nahukay mo ito, maaaring kaya nagkaganyan yung barya niya. Dahil na rin siguro sa tagal na nabaon sa ilalim ng lupa. At nagkaroon na siya ng... Dye corrosion, di ba? Ayan, no? Meron na siyang mga parang kalawang. Ayun, kita mo. At sobrang nipis ng bariyang ito. Di ba? Sobrang nipis na lang siya. Ayan. So, maaaring kaya nagkaganyan yan, Alan de la Cruz, dahil nabaon siya sa ilalim ng lupa. Pero pwede mo naman itago yan. Ano, malay mo? At mayroong expert sa mga bariya na pwedeng patignan yan. Malay natin, hindi natin masabi, baka rare yan. Hindi po ba? At basta, i-keep lang natin yan. Next, kay Ernest Garcia, good evening po, idol. Pwede po ba nga isama nyo sa segment nyo itong mga coins ko? Anong klaseng error po ba? Tignan natin yung iyong mga coins 1997. Ito naman mga 1997 mo, 1 piso, no? Slightly, ano lang ito eh. Slightly grease error lang siya. Kasi kung titignan ninyo, yung surface ng barya ay medyo parang nangungulubot siya, no? Hindi nga lang ganun kataas yung level ng kanyang pagka-grease error. At ito naman 2017 mo ay hindi yan error, parang naging mancha lang yan, pero double dye error siya. Tingnan mo yung rim, doble siya, no? Ayan, yung kulay niya ano lang yan, parang na-expose lang ito sa chemical, no? Ganun din sa kanyang reverse, pero yun nga, double dye error yan, kasi yung rim niya meron siyang doble yan. So correctable siya, pwede mong itago. Next, itong 5 piso mo na Nonagon. Aha, parang big overs, no? 2019 ito. Ayun, no? Parang nangulubot-ngulubot din yung surface na itong overs. Slightly grease error ito. Itong Nonagon mo. At double die. Ayan, kasi nagdoble yung rim niya sa may bandang ibaba. 2 error in 1 ito. Grease error plus double die error. Collectible siya. At kung ibibenta natin, kahit paano, pwede mong ibenta yan sa halagang mga 150, no? Kung uncirculated pa naman yan, pwede yan sa ganong presyo. At depende na lang din sa magiging kausap mo, kasi magkakatawaran pa kayo dyan. Hindi naman na naiiwasan yan, eh, di ba? Ito naman kay Uriel Cuperto, share lang po itong coins ko. Thank you. Thank you din itong 2017 mo. Itong mga 2017 na ito, likas talagang mababaw ang dye. Yung iba, napagkakawalan nilang error kasi parang makinis. Normal po yun sa 2017, no? Pero itong 2017 na ito, hindi to normal. Dahil double dye error po siya. Tingnan nyo yung rim, doble. Yung buong circumference niya, paikot. Diba? Yan po yung mga double dye na tinatawag. Diba? So, okay ito, at parang frosted yung kanyang outer ring na metallic part, no? Pansinin nyo guys, diba? Para siyang frosted eh. Pero pagdating sa gitna, sa may center, ay hindi. Kadalasan kasi ganyan ang nangyayari sa mga bimetallic. Lumalabas na yung frosted lang, yung pinaka-metallic part niya sa outer ring na yan. Next, kay Roy Flores, idol, nakahunt ako ng 5 piso 2018 na rotated die. Ayan, tignan natin yung video ni Roy. Itong si Roy, kapangalan ko. Kapangalan ng kumpari kong malakas uminom, no? Hindi titigil hanggat di nauubos ang mga alak sa tindahan. Ayan, tingnan natin yung kanyang barya. Naka-slow motion pa yung video. Hanip. Ayan, Roy, pag-aralan ng humawak ng barya na hindi maharangan yung coins sa iyo. Tulad ng ginagawa ko, di ba? Pinapaikot ko lang siya nang hindi nahaharang yung coins. Katulad yan, no? Pag binaliktad mo, nahaharangan na siya, no? Mandali lang naman yun, no? Ayan, pag-aralan mo yun. So, rotated die error. So, congrats sa iyong 5 piso. Magandang ikulik yan. Guys, yung mga ganyang rotated die error, kahit hindi naman sobrang rare, meron pong value yan. At itong kanyang hawak ay pwedeng ipagbili hanggang 100 pesos.
depende sa magiging kondisyon at depende kung ilang porsyento ba yung pagkaka yung kasi tulad niyan, 'di ba? Nakabalagbag. So ano yan eh 45 degrees yung rotated diaron niya, 'di ba? Ito naman kay Harry. Tingnan natin 2015 by Metallic din. Ayan, ito yung mga die adjustment strike error. 'Di ba? Kasi kaya tinawag na die adjustment strike error 'yan. Eh nawala yung portrait eh, yung portrait dito, 'di ba, ni Andres Bonifacio at ni Apolinario Mabini. Maari kaya nagkakaganto 'yan, guys. No, maari yung die na ginamit dito ay baka pudpud na. Kasi marami na ako nakikita dito sa mga 10 piso na 'to na pare-pareho eh. Ganyan ang error eh. Baka mayroong isang die doon na hindi pa napapalitan. O 'di ba, baka kailangan ng palitan. 'Di ba? Kaya nagkakaganyan. Ganun din sa reverse, oh. Halatang-halatang die error ito kasi yung sa gitna lang eh, doon lang nagkaroon ng problema eh, yung pinaka-copper center eh. Diba, problema ito sa die adjustment strike error itong 10 piso na ito. Yan. At collectible siyan. At mukhang maganda pa ang kondisyon nito. At kung presyo din ang pag-uusapan, pwede mo yan ipagbili hanggang 200 kasi maganda pa ang kondisyon. Ayan guys, so binibigyan ko kayo ng presyo para meron lang kayong idea. At para malaman ninyo na hindi naman kasi ganun kataas pagdating yung presyo dito sa atin sa Pilipinas. Alright guys, hanggang mamaya. God bless you all. Out muna tayo.